Arestado isang lalaki sa Quezon City matapos umanong tangayin ang mahigit 100 milyong pisong halaga ng investment. Inireklamo siya ng mga biktima na inalok niyang mag-invest kapalit ng hanggang 25% na interest kada buwan, pero lumalabas na scam pala. Paliwanag ng suspect, ginamit sa trading ang mga perang ininvest sa kanya at ibabalik naman daw niya paunti-unti. Yan ang unang balita ni James Agustin. Dalawang warrant of arrest ang isinilbi ng pulisya laban sa 42 anyos na si Christian Cunanan sa barangay Duyan-Duyan, Quezon City. Yan ay para sa mga kasong estafa at paglabag sa batas pambansa bilang 22 o yung batas kaugnay sa mga tumatalbog na tsyeke. Ang mga nagrereklamo natangayan daw na mahigit sa 100 milyong piso. Pangako raw sa kanila ni Cunanan, malaking interes kada buwan sa mga perang ini-invest nila. Malaki nga yung interest, katulad ng 18-25% yung interest sa isang buwan. Kaya nahihikayat niya yung mga tao mag-invest. Saan po sir ini-invest po yung pera? Ini-invest nila sa katulad ng mga properties. Tapos ang sinasabi niya, ipapasok nila sa travel agency at doon lalago yung mga pera. At saka ibabalik yung mga interest na napakalaki. Kwento ng isa sa mga nabiktima, nakilala niya si Cunanan sa free diving community. Apat daw sila magkakaibigang negosyante ang nahikayat ni Cunanan na mag-invest ng 30 million pesos sa itatayo umanong beach property sa Batangas, Aurora at Nueva Ecija. Binigyan niya po kami ng mga cheque, proof na ibabalik niya sa amin yung kaukulan na interest ng pera namin. Average po 25% to 33% po. Monthly to 3 months po yun, sir. Ang problema, tumalbog daw ang mahigit 70 cheque na inisyo sa kanila. Sobrang hirap po kasi yung isang kaibigan ko po, 15 years hard-earned money niya yun sa abroad. Yung isa naman po is iba-iba pong pinanggalingan, pera nung kapatid, pera nung magulang niya na hindi po alam na in-invest din po doon sa kaibigan namin. Pamilya naman ang turing ng isa pang nabiktima kay Cunanan. Nasa 4.6 million pesos ang naibigay niyang pera na in-invest daw sa stock market at cryptocurrency. Tumalbog din daw ang mga cheque na inisyo sa kanya. Eh, din yung masakit eh. Sama-sama yung pera namin ng pamilya ko eh. Nanay ko, kapatid ko, yung kapatid ko na 7 years nag-abroad, na pang-rollover money niya yun. Kasi inipon niya yun eh. Inipon niya yun for how many years? Sabi ng suspect, sa trading niya ginamit ang mga pera na in-invest sa kanya. Alam daw niya na may mga kaso laban sa kanya, pero hindi raw siya nagtago. Humihingi po ako ng tawad, ng paumanhin. Pinipilit ko naman yung makakaya ko talaga na maibalik yung puhunan. Asahan niyo po na maibabalik naman, nakikiusap ako na maibabalik naman yung kahit yung sa kapuhunan, kahit paunti-unti, kahit hindi biglaan. Kasi mahirap din ho talaga yung market ngayon. Nasa kusodiyan ng QCPD Station 8 ang suspect. Inihahanda na mga dokumento para sa return of warrant. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.